Sir Tommy Abilie ng Bigwas Palawan, isang matapang na radio announcer, saan na nga ba ngayon, bakit hindi na nagpakpakita ilang araw? Nakakulong kaya si Sir Tommy o nagtatago? Hello guys, Miguel Love, shoutout sa lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, pag-uusapan natin kung nasaan na nga ba itong si Sir Tommy Abilie na idol ng lahat. Isang matapang na radio announcer doon nga sa Palawan kung saan nga ay walang takot na kinakalaban niya ang mga tiwaling kapulisan doon kahit na pader ay wala siyang kinakatakutan. Kasi yung gusto niya lang talaga ay lumabas yung katotohanan at tumulong sa mga taong nangangailangan ng hustisya. Pero nasaan na nga ba itong si Sir Tommy, bakit ilang araw na hindi siya nagpakita? Dito kasi sa Facebook page niya guys ng Bigwas Palawan ay nag-post doon yung isang admin nila na itong si Sir Tommy Abilie, mga ilang araw na hindi nagpapakita o nagla-live kasi nga nagpabunot siya ng ngipin. Ayun guys, alam naman natin niya na napakahirap pag namaga yung ngipin natin at nabunutan tayo ng ngipin ay hindi tayo basta-basta makapagsalita ng maayos kasi nga naranasan din natin yan. At ito nga ay namamaga pa daw yung bugangan niya kaya hindi pa muna makapag-live si Sir Tommy. Kaya Sir Tommy, mag-relax ka muna, magpahinga ka muna. Alam naman namin na health first, diba? At andito lang kaming naghandang sumuporta at naghihintay sa'yo. Kaya get well soon. Sana nga is bukas o sunod na araw ay makikita ka na namin sa live natin. Kasi nakakamiss na rin yung mga tawa mo at syempre yung mga pasabog mo lagi. Kaya ito guys, panoorin natin ang ilang pasabog ni Sir Tommy Abby. Okay mga kabigwas, ang atin pong topic ngayon ay bibigyan na natin ng pansin. Ito pong nangyayari sa amin sa palakarami po. Sa dami-dami naming mga himpilan dito. Ilan po kami? 20 ata kami higit na mga himpilan, kasama mga broadcast, kasama yung mga kasama yung mga print media. Mga kabigwas, hindi ko naman sa sinasabi na sila ay na nababayaran o nakukontrol. Bagamat alam ko umiiral sa kanila yung takot dahil nga sa ma-influensyang tao ang kanilang mababangga. Bagamat hindi rin natin na masisisi na mayroong talagang bayaran. Mayroong nagpapaalipin sa mga ma-influensyang tao. Sa totoo lang. Sa totoo lang na prangkahan, sa lahat ng politiko dito, eh, hindi ko naman close yan. Sa totoo lang, wala nga kaming communication ni ngayon yan eh. Yung hagidor na yan. Sa totoo lang, sa lahat ng mga politiko rito, iyan lang ang aking pinagkakatiwalaan sa congressman, sa kongreso. Ngayon, sa totoo lang, pinagkakatiwalaan ko yan. At yung, ang pangalawa naman, sa pagkakaalkalde, talaga tiwala ako, believe ako sa prinsipyo, itong si Maristila. Nasaksihan ko kung paano siya maninindigan. Believe ako sa kanya. Mulat ang kanyang kaisipan. Hanga ako sa kanya. Nandoon, nakakasaksi ako kung paano ito alukin. Pero, believe ako sa iyo, sir. Kaya, dalawang tao lang yan. Ang hinangaan ko dito. Sa mga politiko. Maliban doon sa mga counselor, dahil marami namang matitino na counselor eh. Pero doon sa mga leader, talagang umano ako. Pero maliban lahat na yan, ewan ko lang. Kasi, mayroong mga mai-influensyang mga politiko na binabangga niya kapwa niya politiko, natatakot sa kanya. Kasi maraming pera eh. Ang nagpapagalaw pera. Pero alam ko, malilibre din siya. Kapag dumating na ang punto na kukunin na ng itaas yan, hindi na niya kailangan ang pamasahe doon. Kusa siyang pupunta doon. Ma-influensya eh. Gamit ang pera. Kaya yung mga supporter ngayon, kahit mga taga-Palawan, takot na lumantad. Kahit nargabyado na sila, hindi na sila kikibo. Kaya ang nangyayari, kapwa mahihirap. Kapwa, mga ordinaryong mamamayan, nagsusunggaban. Kasi hindi nila kayang banggain yung tinatawag na ma-influensyang tao rito. Kaya hinihimok ko kayo.
magkaisa, magkaroon na ng paninindigan. Sa totoo lang, ang mga paninindigan, prinsipyo at paninindigan, doon sa mga makakaliwang grupo. Kaso lang kalaban kasi ng gobyerno yan. Kaya, hindi sila pwede. Kaya ako, nagpasalamat ako, napunta ako sa kaliwang grupo dati. Pasalamat ako, namulat ako eh. Alam kong ipaglalaban ang aking karapatan. At mayroong paninindigan. Pero mayroon ding pumasok sa mga kaliwang grupo. Mayroon din, pero ibinibinta. Nilalamo na ng maling sistema. Nakakahiya yun. Nagpapaalipin sa mga matataasal na opisyal sa lipunan. Dapat, kapag tayo nasa gobyerno, mayroon tayong paninindigan. Hindi natin dapat lahat ibuhos. Tulad ng mga sinasabi nila, na baka daw ipapatay kami kasi maraming goons yan. Paalaala ko rin sa mga goons. Tandaan ninyo, hindi habang buhay na kayo ay aalagaan ng taong inyong pinagsisilbihan. Darating din ang araw na kayo din isasakripisyon yan. Tingnan ninyo ang nangyari kay ano, yung suspect sa pagpatay kay sa ating kasama na si Percy Lapid. Isang middleman na nasa loob ng kulungan. Ito, na siya po ang utak sa pagpapatay sa isang broadcaster. Katulad kong komentarista. Ano nangyari? Patay na rin. Pinatay sa loob ng kulungan. Kaya kayo, kung gagamitin lang kayo, sa totoo lang, mag-isip-isip kayo. Masarap pumatay siguro ng tao kung makasalanan. May dugong inutang. Maraming inargabyadong mamamayan. Pero kung papatay lang kayo, dahil sa binabayaran kayo, alipin kayo, pinangakuhan kayo, ang papatayin ninyo ay walang kasalanan dahil utos lamang, mag-isip-isip kayo. So yun na guys, napakinggan natin yung pasabog ni Sir Tommy Abili about nga doon sa mga kasamahan niya sa trabaho na walang paninindigan. Dapat naman sana ay kung ano yung sinumpaan nyo, ayon ang susundin nyo. Kasi nga nakakahiya naman na yung prosipresyo nyo ay yan ang pagbabalita o ano papagatid ng magandang balita at boses nga ng nangangailangan o ng mga mamayang walang-wala, pero yung ginawa nyo ay nagpapagamit kayo at nagpapabayad sa mga politiko talaga na merong pera. At tama naman mga sinasabi ni Sir Tommy Abili na yung mga politiko na iba ay hindi naman lahat talaga ay madadala sa pera. Hindi nila kailangan ng maraming pera o babayaran sila. Pero yun nga lang ay hindi talaga maiiwasan na meron talagang mga tao na ganid sa pera. Kaya naaatim nila talaga o nasisikmura nila na kahit na masama yung ginagawa nila ay kinakaya nila. Kaya tulad kay Sir Tommy Abili ay saludo kami sa iyo Sir Tommy Abili. Sana ay lagi kang maging ingat. Maraming nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Andito lang kami na handang lumaban para sa iyo at sumusuporta sa iyo. Kaya ingat ka lagi.